One, two, three, come on! Punta po tayo ngayon sa Amore Resort. Titingnan ko lang yung lugar bago tayo po magbo-vlog. Ito, on the way tayo papunta doon. Tignan natin kung gaano katagal at saka kung gaano kalayo yung lugar na ating pupuntahan. Mamuri Resort. Ayan, so marami mga plantation dito. Ay, sis. Nag-stuck yung motor namin dito sa daan kasi medyo yung daan pang four wheels siya. Kaya para medyo mahirap siyang pasukan. So, tingnan nyo yung daan mo. Medyo parang rough road. Ayan. Problema pa kami sa daan. Yung tricycle namin, nag-stop siya. Tumigil. Hindi naman tumirik. Kasi naano lang yung gulong doon sa simento. Kasi parang hindi pantay yung simento niya. So nakikita ninyo, ayun, malapit na tayo dun sa gate ng Amore Resort. So tara, punta na tayo dun. So mga around ilang minuto lang, malapit lang sa amin. So hindi na kami lalayo. Medyo malapit lang mula sa amin. Hanggang dito, mga ilang minuto lang. Wala pang 10 minutes nandito na kami. So nilalakad na lang namin kasi hindi kaya nung tricycle eh. Mahirap. Hindi ba naman magkisabi tama pa. Oh, binigyan pala. Magkisabi tama pa. Hindi pa talaga ito yung araw ng pag-vlog namin. So, pupunta lang muna kami para check yung lugar. At saka, tatanong muna natin kung pwede tayo mag-vlog sa loob. Kasi malay mo, di ba, hindi pala pwede. So, ngayon, punta lang tayo. Check muna natin yung place. Dito na tayo sa Amore Resort. Tara, check natin sa loob. So, nandito po tayo ngayon sa Amore Resort. Papasok tayo ng Amore Resort. So, ayan, Amore. Amore Resort. Amore means love. So, nandito tayo sa Amore Resort. So, ayan, Amore. So, dala, pasok tayo sa Amore. Okay.
So, pagpasok mo dito, ito thermal scanner ka nila dito. So, i-check nila yung temperature mo bago ka makapag-check-in. Sulat mo yung pangalan mo. And then, kukuhanan nila yun. Kukunin nila yung thermal. Medyo puno na lahat. May mga occupied na yung mga villa nila. So, dito lang tayo sa labas. Villa 2. Dito tayo sa villa 2. Pero hindi na tayo papasok doon. Dito na lang tayo sa baba. Ang kanilang pool. Yan. So sa pool, makikita nyo yung overlooking siya. Overlooking yun. Sa... Ayan, nakikita nyo yung view na yan. So, sa harap ng pool, meron silang malaking statue. Yan. Dati, before kasi, ang resort na ito, ang pangalan niya ay Ave Maria. So, nag-change sila ng name. Ginawa nila itong Amore Resort. So, kaya meron silang malaking statue dyan. Before siya kasi, Ave Maria ang pangalan niya. So guys, ito yung dito yung video okay room, parang video okay room nila. So kung gusto niyo magkanta-kantahan, ayan. Pwede kayong kumanta diyan, diyan. Ayan yung video okay room nila. So ito yung mga nakikita ninyo mga picture, pwede kayong mag-picture diyan. So yan. Marami kayong mga pwedeng pagpicturan. Yan. So nakikita nyo guys, parang pwede nang pang Instagramable. So yan, kung nakikita ay kung naghahanap kayo ng pang Instagram na place, so dito yan, marami kayong mga pang Instagramable pictures. So yan, nakikita nyo yung mga villa nila. So medyo maingay kanina guys kasi maraming mga naka-check-in. So yung mga villa nila may mga naka-check-in na. Kaya medyo maingay, may mga bata. So yan. So, ito rin yung kanilang shower bag. Pagkatapos mong mag-swimming, siya mag-shower ka. And then, dito yung toilet din. Sa banda dito. Meron silang toilet. So, hello, mga ka-birds! Nandito po tayo sa Amore Resort. Mamaya, ipapasyal ko po kayo sa resort na ito. Ito ay, dito lang ito matatagpuan sa Tarlac. Hindi siya Tagaytay. Pero yung concept niya, parang Tagaytay at saka Baguio. Kasi tingnan nyo, overlooking siya dito sa pool. And then yung kanilang mga villa. Meron silang 1, 2, 3. Tatlo yung villa nila. So yung isa, pwede siyang 6 person. From start to 6 person. And then yung isa, 10 to 15 person. And then yung isa, 20 person. So ganun, meron silang mga bracket. So, yung 6 person, nasa 6,500 ang check-in niya. And then, yung isa, 7,500. And then, 9,500 yung 20 packs taas. So, hindi daw kasama yung mga bata. So, yung pool nila, isa lang yung pool nila, pero pang ano na siya, pang family, meron siyang, pwede rin siya pang bata, pwede rin siya sa adult. So, kahit sa kasama kayo dyan, okay lang. Kasi, meron siyang part na mababaw, and then, part na malalim.
And then yung sa paikot niyang ganyan ay overflowing siya. So natatanong mo yung mga paikot ng paikot siya ng bundok. So yung nakikita niyo diyan yung mga establishment, yung iba diyan ay sa Clark, Pampanga. So meron silang ginagawang daan diyan. Dito mula dito sa tanda, diretso siya hanggang doon sa Clark Airport. So from here, mula dito hanggang doon sa Clark, Pampanga, around mga 20 to 30 minutes lang. So mga ganyan, nandiyan ka na. Or kung halimbawa na dito kayo sa Kapas, dito na kayo dito, mga nasa 30 minutes lang din. So malapit lang siya, guys. So kung gusto niyo mag-relax-relax at medyo ayaw niyo ng malayo, so pwede kayong pumunta dito. Malapit lang siya sa Taylor, and then malapit lang din siya sa Pampanga. So nasa middle lang kami. So sa middle lang kami, kaya medyo malapit lang siya sa Pasyalan. So yan guys, nakikita niyo yung pool. Pag medyo napagod ka na, pwede ka na lumigo dyan. Pwede ka na malipo. So ganyan. So kasi kami, hindi na kami lalayo, nandito lang kami, medyo malapit lang kami dito. So mula sa bahay hanggang dito sa Amore Resort, around mga nasa 10 to 15 minutes lang. So ganun lang siya kalapit, guys, kaya hindi na kami lalabas ng bayan. So kung gusto namin mag-relax-relax kami mag-family, pwede lang kami pumunta dito. So pwede rin mag-stay ng overnight, at wala silang day tour, pang-overnight stay siya. So ganyan. And yung concept niya, parang ginaya lang din siya sa Tagaytay, and then parang kagaya din sa Baguio. Parang inulit ko. So yun, kasi yung ibang mga nakikita niyo mostly sa Tagaytay, ganyan din ang itsura niya. Ganyan din. Mostly ganyan din ang makikita mo. So parang banda doon, makikita mo yung Taal habang nandiyo sa Bulacan. So dito, hindi mo naman makikita yung Taal. Ang makikita mo dito ay mga bulubundukin. Kasi nasa bundok kami, guys. Nakapaikot kami ng mga bundok. So kaya nakikita niyo mga doon ay yun nung part ng Pampanga. And then pag nag-uwi ka naman ng konti doon, pag napatingin na banda doon, so yun ang Tarlac. So kami nasa gitna lang kami, nasa boundary lang kami. So pag lumampas ka ng konti, Pampanga na siya, lalampas ka ng konti, Tarlac, kami nasa middle lang kami. So ganun lang itong lugar na ito, guys. Kaya kung wala kayong alam na mapuntahan at medyo gusto nyo mag-relax-relax, so kung malapit lang kayo dito, pwede kayo mag-check-in dito sa Amore Resort. So, yan guys. And then yung nakikita niyo yung statue. Yan. Statue, hindi yan si Statue of Liberty, no? Statue of Maria yan. So, kasi before yan nga, sabi ko kanina, yan ang pangalan, before ang pangalan niya ay Ave Maria. So, nag-shift sila ng name sa Amore. Kaya napalitan siya ng Amore. So yan, yung kinuha yung concept na Ave Maria, yung resort nila. So yan, nakikita nyo naman yung location nila. So meron silang maliit na parang bridge para maging overlooking yung view nila. So ito yung bridge nila, na maliit na bridge. And then sa upper part, doon sa banda doon ay canteen. Yun ang canteen nila. Ayan. So dito tayo. Punta tayo sa canteen. Ito pa lang, sa garden pa lang. Yan, parang pa-Instagram ako. So, kung natin guys, medyo malilim na dito. At pwede na kayong mupo-po dyan. So, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na parang bridge na maliit. So, pag nandito kayo, overlooking yung magpakain-hangin lang dito. So, yun yun. So, nakikita nyo guys sa mga pangsura. Yan. Kung medyo parang lonely ka, so yan, tingin ka lang sa malayo, tingin ka lang sa, tanaw ka lang sa malayo, so, marirelax ka. Kahit sa view pa lang, marirelax ka. So ito po, meron silang canteen dito. Ayan. Meron sila yung canteen nila dito. Ayan. So kung wala kayong baon, pwede kayong bumili dito sa kanilang canteen.
Yan. Meron din silang canteen kasi. Kung wala kayong dress, meron din silang mga damit dito. So, yan. Kung halimbawa, nagkulangan kayo ng mga damit, pwede rin kayong bumili dito. So, yan. Kanilang. Meron din silang mga milk tea. Yan. So, yan. Yung kanilang snack house. So, dito yung washroom nila. Ayan yung washroom. So, meron din silang free. Dito yung toilet nila. And then, ito yung mga rooms ng mga tenant rooms nila. Or yung mga naglilinis dito sa, may maintain sa Amore Resort. So, yan. So dito sa isang villa, yung villa 3 hanggang 1st, 2nd, 3rd floor. So dito tayo, akyat tayo sa 2nd, 3rd floor. So dito na lang yung pupuntahan natin. Ako yung tayo yung biyari. So pag medyo nagutong ka at nauhaw ka, pwede kang uminom ng buko. So yan, dito tayo sa 2nd floor guys. So, ganyan na itsura niya. Kasi ito, Villa 3 to. Nasa Villa 3 tayo. So, 2nd floor hanggang 3rd floor. Kasi dun sa baba, may naka-check-in na. So, yung tao dun sa baba. Pero hindi na tayo pupunta dun. Dito na lang tayo. So, ganyan na itsura ng ano nila. Good for 4 person or pwede kahit tatlo kayo dito. Okay lang kasi medyo maluwang naman yung bed nila. So, since yan, yung itsurang sila. Ang ganda naman, di ba? Tsaka malinis. Malinis ba? So, yan. Pagkatapos natin sa 2nd floor, sa 3rd floor naman tayo. So, ingat lang kayo sa pag-akyat guys kasi medyo mataas siya. So, lalo na kung may kasama kayong mga bata. So, kailangan bantayin yung mga bata pag-akyat sa taas. So, mas lalong maganda dito. Hello, Amore Resort! So, yan. Kita-kita yung view. Nandito na tayo sa 3rd floor guys. Tatok-tok tayo. So, nakikita niyo yung view ng pakaganda. Yan, medyo mainit lang siya. Sa ano din yung kanina medyo makulimlim parang uulan pero pinagbigyan tayo guys at least ngayon may araw so kaya ngayon medyo nakakapag-ikot-ikot tayo so tara pasok tayo sa Tokyo so ayan guys sa third floor na tayo so kanya naman ang itsura ng beds nila so medyo pang single lang siya pero kung medyo thin naman kayo pwede lang dito tayo so, ganyan. So, yan. Pwede ka lang. Pwede ka lang tulipin dito sa, ano. Yan ang ingat lang, guys. Kasi wala siyang harang. So, yung mga bata, pag binuksan nila ito, delikado. Kasi masyado talaga siyang mataas, guys. Tingnan nyo. So, yan. Ganyan siya kataas. Kaya kailangan lagi naka-close at lagi meron nakabantay na bata. So parang sa pakiwari ko, parang hindi pwede yung bata dito sa third floor. Kasi masyadong delikado. Lalo na walang harang itong kanilang mga bintana. Kasi baka mag-dumungo yung bata. So mahuli siya sa ilalim. So pangano lang siya. Yan, kung magbabarkada kayo, before 3 person, pwede na kayo dito. So ganyan, medyo mainis siya guys kasi nasa taas tayo. Sa tuktok na siya. So, kaya medyo maalin sa akin. So, tara. Baba na tayo, guys.
So, yun guys. Pagkatapos ng